Hello guys, welcome back dito sa ating YouTube channel. My name is Mark, a Pinoy influencer. And in this video guys, kasama natin yung isa sa mga millionaires pagdating sa online business. Okay, if you're new to this YouTube channel, ini-invite kita na mag-subscribe sa aking YouTube channel at i-on mo na rin yung notification bell para ma-notify ka kapag may bago akong in-upload na video. Anyway guys, nandito kami ngayon sa Double Gem sa El Nido, Palawan. Treat ng isang affiliate marketing company. Okay? So, all you have to do guys is make sure guys na tapusin mong panoorin yung video kasi napaka-valuable yung mga lessons na malalaman natin sa millionaires na kumikita sa affiliate marketing. Okay, so anyway guys, ito yung mga kasama natin. Guys, ano yung director? Ayan, no? Ayan. Ito yung mga ibang mga top affiliate din sa affiliate marketing na kasali tayo. Okay, so ito pa yung iba, oh. May dumarating eh. Okay, kawai. Ito yung mga islands sa El Nido, Palawan. Okay? So, balik tayo guys sa ating coach na magtuturo sa atin paano mag-start or paano mag-start ng online business. Okay, so, walang iba kundi guys, si upline or partner, Jonathan. Jalop. Okay, so, to be exact. So, si maganda siguro malaman lang natin kung ano yung background ni Sir Jonathan. Okay? Papakilala niya na lang din yung sarili niya kung ano yung background niya. And then, later, tatanong tayo sa kanila, paano ba siya nag-start ng online business at paano tayo mag-start ng online business. Okay? So, ngayon guys, tatanungin natin yung kanyang background. Okay sir, ano yung ating pangalan, buong pangalan, background, at paano ka nag-start sa iyong online business? Okay, thank you sa pagpunta ko dito sa live interview. Okay, sa kilala na sa Pinoy influencer na. So dito, so by the way, sa mga hindi pa nakakilala sa akin, ako ka pala si Coach Jonathan Jalop, no, yung background ko dati, no, nang wala pa po sa online business, isa akong dati na magsasaka. So alam niyo kung ano yung hirap ng buhay na isang magsasaka na walang sariling lupa, no? So parang ano lang kami, tinag, so sa English na tinatawag. So, hirap ng buhay noon kasi minsan yung mga paraya namin, yung mga lupay namin, minsan hindi maganda yung klima, so masusunog, no? Masisira. So, malaki yung gastos namin, tapos kung nila yung bumalik, tapos hatiin pa sa may-ari. So, sobrang hirap. Kaya, naisip, gusto ko na umangat yung buhay ko. Gusto kong may pagbabago, konti na ano, kasi alam mo naman dati yung kami ay minsan dalawang beses kami kumakain sa isang araw kasi kulang, tapos pag-abunan na maglugaw na lang kami, tapos minsan kakain namin saging or kamuti para lang ma-iraos yung gutom namin. So nakita ko yung napagandang opportunity sa online kasi maganda kasi siya kasi madaling gawin, no, kahit saan ka, kahit nasa bahay ka, pwede mong gawin. Pero bago din ako napunta dito, sumubok din ako sa traditional business. Pero sa kailangan pa sa traditional business, kailangan ka na mas malaking kapitan para kumikita ka ng malaki. Pero sobrang ano, malaking risk kasi hindi mo pa alam paano, pasikot-sikot, gano'n, pagdal na. So hindi, parang manumano lahat. So, ano yung nagawa ko yon, naging ano, hindi ako nagtagumpay, nag-failed. So humanap pa rin ako ng ibang way, so itong natagpuan ko, itong online business. So nag-start na ako dito, so kung nag-umpisa ka din, hindi din ganun kadali. So, medyo may challenges din, may pag-aralan ka din, ano ba yung mga step by step na gagawin. So nakita ko yung online, inaral ko kung napaturo ako kung paano gumawa ng FB muna. Kasi hindi ko na alam yung sa FB, hindi ko yun nga inaral sa ano, sa school. So napaturo ako sa pinsan ko gumawa ng FB. Tapos napatulog ko paano mag-upload, paano mag-download, no? So yun. So nung nalaman ko na yun, at naghanap ako ng online business na ano na, naka-establish na, na yung may system na, nasusundin mo na lang para ma-shortcut mo yung success na gusto mo. Kasi pag ikaw pa yung gumagawa, parang
trial and error ka pa. So daming oras na kakainin. Oo, so naghanap ako ng ready-made na mayroon ng system na susundan lang. At sundin mo lang yung mga learnings. Mayroon naman silang mga tutorial. Itigagayad ka nila. So sinunod ko yon. So doon ko nalaman, ay ganun lang pala kadali pag sa online. Kasi malaki yung market mo. Hindi lang market mo ay nasa paligid mo eh. No, kasi sa traditional ko, sa paligid lang, no? Medyo limited. Sakto, apply kasi yung mga viewers natin, siguro mga 60% to 70% ng viewers natin, mga OFW. OFW. So, kaya tama-tama yun. So, nag-start ako sa online, no? Dahil simpleng akong tao, hindi.